Yo, good day mga boss, welcome back sa aking YouTube channel, Stultry TV nga pala, ang inyong tagapagling god. So for today's vlog mga boss, mag-update lang tayo dun sa mga loko na nanganak, tsaka magbibigay ako ng tip kung paano yung pamamaraan para maging marami yung ianak ng mga rabbit nyo. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo, shoutout kay Mark Prisnart, kay Pinoy Piggies YouTuber, kay Triple J the Barber, kay Charles Baliat, shoutout kay Black Empire, shoutout kay Rob Brodit, and also shoutout kay John Albert Alfonso. Thank you so much sa suporta, no? Kata hindi tayo malaking YouTuber, nararamdaman ko yung suporta nyo, so char lang. So yun, kung bago ka pa lamang sa akin channel, make sure na naku-subscribe ka na at click the tiny bell para palagi ka updated sa mga bago kong video. So let's proceed sa ating vlog for today. 5 minutes later. So what's up guys? Sa nakikita niyo sa video na to guys, ito po yung doko na Teddy Lion Head. So yung nag-stud sa kanya is Teddy Lion Loop. So yung anak niya guys is 6. So first timer daw po siya. At dito naman sa side na to mga boss, siya po ay local New Zealand lang. Tapos yung anak niya is 6 kids din, first timer din po siya. So ngayon sa video na to, ipapaalam ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko, bakit marami yung inaanak ng mga rabbit ko kahit first timer pa sila. Mostly kasi sa mga rabbit guys, basta first timer sila, normal lang talaga na umanak lang sila ng kaunti. Pero nasa breed din yan, katulad ng for example, yung mga meat type like local New Zealand, Californian breed. Yung mga breed na yan mga boss, yan talaga yung malalaki na rabbit, yung mga medium size. So pag nag-anak sila, normal talaga na marami yung anak nila. Pero kapag first timer, may possibility na kaunti lang din yung anak nila, nasa 5 pababa lang. Pero may mga case din na kahit first timer, marami agad yung anak. Yun yung ituturo ko sa inyo ngayon, kung ano yung ginagawa ko. At saka, eto, pet type like Teddy Lion Head. Yung normally talaga, anak talaga na ito, minsan hindi na maangat sa 5. So, minsan 4, 3, 5, tsaka maliliit talaga. Normal lang yun kasi mga pet type sila. So, ano nga ba yung ginagawa ko para mapadami yung anak nila? So unang tip na may bibigay ko sa inyo mga boss, make sure na hindi mataba yung dough nyo kapag pinastud nyo. For example, dapat kailangan na 2.2 to 2.8 kilos lang siya pag pinastud nyo. Huwag nyo pong ipapalampas sa 3 kilos kasi pag lumampas po sa 3 kilos mga boss, overweight na yon. So may possibility na kaunti lang yung ianak nya or else hindi siya manganak or hindi siya magbuntis kasi nga tutunawin lang nila yung similya nung back na naisalin sa kanila. So second tip na may bibigay ko sa inyo mga boss, no, bago kayo magbibreed mga boss o magpapastud, make sure na reach na nila yung maturity ng isang mother doe na rabbit, no. So sa akin dito mga boss, sabi nila 5 to 6 months pwede na magbreed kasi mature na sila, pero sa akin sinisiguro ko talaga na 6 months old talaga. So yung kita naman sa result guys, 6 agad yung anak nila kahit first timer. Tsaka yung advantage kasi mga boss, pag nagpastad kayo ng daw na reach na yung maturity nila, is hindi nila papabayaan yung anak nila, papadidehin nila pag oras na ng pagpapadede. So hindi mamamayat, malulusog po lahat. At saka mga boss, yung ginagawa ko nga pala, kung familiar kayo dun sa dahon ng Cinedrilla, yun po yung pinapakain ko sa inyo. For example, next month ibibreed ko sila. So ngayon, uumpisahan ko na sila sa pagpapakain ng Cinedrilla. Sa hindi nakakakilala kung ano yung Cinedrilla, papakita ko na lang sa screen. Tapos, panoorin nyo na lang sa isa ko pang vlog about Cinedrilla kung ano yung talagang itsura ng Cinedrilla. So yun nakakatulong talaga kasi sabi nila pamparami daw ng anak. So tinry ko naman at I think totoo naman kasi eto first timer to, nag-expect talaga ako na mag-anak lang ng 5 or 4 pero lumampas pa sa expectation ko guys. So 6 tsaka malulusog guys, no, malalaki. Tsaka yun talaga kapag 6 months old na yung doe nyo pinastad, pag anak nila syempre 1 month yun magbubuntis. So 7 months na sila, maasikaso nila yung anak nila kasi na-reach niya na yung maturity ng isang rabbit. So, eto naman, Teddy Lion Head.
Ayan yung mga anak niya. Kagabilan to ng anak, guys. So, nagulat ako kasi anim agad yung anak niya. Nag-expect ako na apat or tatlo lang. Kasi ang liit ng tiyan niya, guys. Hindi siya lumobos in. Akala ko nga talaga isa lang. Pero ngayon, anim yung bumungat sa... So, I think, guys, yung dahilan kung bakit marami yung anak nila, isa rin yung sinedrila talaga. Kasi bago ko sila binread, mga isang buwan ko silang pinakain ng sinedrila. Halos araw-araw yun, every morning ko sila. Hindi lumalampas yung isang araw na hindi ko sila na papakain. So, yun lang mga boss. Disclaimer lang, di po ako expert, no? Sinashare ko lang sa inyo yung experience ko dito. Baka sakaling makatulong, no? At sana may nakuha kayong kaunting kaalaman. So, pasensya na pala kung medyo natagalan tayo sa pagbablog kasi nga inuubo ako mga boss. Alam ko naman wala kayong paki. Natagalan tayo sa pagbablog. Alam nga naman magvlog ako, ubo ako ng ubo. So, ayun na yun. Yun lang. Yung Teddy Lionhead natin, ayan, ang dungis-dungis niya na. At saka kung nagtataka kayo mga boss kung bakit ganyan yung beddings na ginamit ko, nagbunot po siya ng balahibo kagabi. Pero yung ginawa ko mga boss, habang nagbubunot siya ng balahibo, tinatanggal ko naman, tinatapong ko para mas kalbuhin niya ng kalbuhin yung sarili niya. Para yung mga old na balahibo niya, mapalitan talaga ng bago. Tapos, sa sobrang kapal kasi ng balahibo nila guys, may possibility na yung kids nila hindi makadede kasi natatabunan ng balahibo. So, yung ginawa ko, habang nagbubunot siya ng balahibo, iniipon niya dun. Kinukuha ko naman, tapos tinatapon ko na tinatapon. Tapos ngayon, pinalitan ko sila ng kusot kasi I feel na mas better kung kusot yung gagamitin na ilalagay natin sa kids. Wala naman problema ang nangyayari. Hindi niya naman kinain yung kids niya kaya tinawakan ko agad. Siguro sanay lang sila sa akin. So yun lang mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, subscribe mo na yan. Lods, comment down below kung may mga katanungan ka dahil susubukan natin yung sagutin. So yun lang yun. Sino, malalaki talaga. Please. Nawakan ko na yan guys, kaso ito, nangangagat. So ito na lang. So ayan. Oh, malalaki talaga mga boss. 1 week old pala to ngayon. So etong dalawa napili ko, if ever babae sila, hindi ko sila i-out. Gagawin kong future breeder. So itong mga white, since ang dami-dami ko ng white dito, sila yung bibenta ko para makapag-provide tayo ng gastusin dito sa rabbitry. Pero if ever kung lalaki sila, ibibenta ko sila mga boss kasi para iwas inbreed, no? Yun. Ano pa ba? Ang ginagawa ko sa kanila dito pag nagpapakain sa do, lalo na sa do kapag buntis or nanganak, yung sukat ng kain nila, ganun lang. Wala pang, hindi pa nagbabago kasi dinadagdagan ko lang yung pagkain ng do kapag 15 days old na yung mga kids. Kasi pag 15 days old, tumatalo na yan sa tray, sumasama na sa pagkain. So, dinodoble ko na. Sa ngayon, hindi pa naman. So, normal pa yung pagkain niya, yung dami ng pagkain. Tapos yung tubig, may dextrose powder din yan para anti-stress. Yan. So, update ko na lang kayo pag 15 days old na yung mga kids, pati doon sa Teddy Lion na natin. So, yun lang yun guys. Muli, sa TV nga pala, ang inyong tagapaglingkod. Let's go!